What's up, guys? Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, ang pag-uusapan nga natin ay yung top 5 na best bank na nag-o-offer ng loan. Bakit ko ba sinasabi na best bank? Kasi nga napakabilis yung pag-process nila ng ating loan application. At ang isa pa sinagustuhan ko dito, napakahaba yung loan terms nga na ino-offer at pagdating naman sa interest rate, mababa din naman. Yun nga, hindi ganun kataas yung eligibility criteria and qualifications. Kaya nagustuhan ko din talaga. At halos, yung banggitin natin ay hindi kailangan ng credit card. Okay? Sa ibang mga bangko kasi, kailangan meron tayong existing credit card bago tayo makautang. Pero dito nga, okay lang na wala tayong existing credit card. Pero bago lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking videos or maaaring nanonood ka lagi pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating pa cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. At syempre, congratulations sa winner po natin this month. Ayan po. So anyway, let's get back to the topic. Ito na nga, top 5 best bank na nagpapautang sa mga employed and self-employed na nandito sa Pilipinas. At siguro may mga nagtatanong, how about yung mga OFW? So ito kasi, or yung personal loan ino-offer ng mga bangko na ito, ay para lamang po sa mga employed and self-employed na nandito nga sa Pilipinas. Ang unang-unang mga beses ay itong CTBC Bank. Pwede tayong makautang dito hanggang 1 million at merong flexible payment terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months. Ang kagandahan dito mga beses, pwedeng ma-approve ng ating loan application sa loob lamang ng isang araw. As long as kompleto lahat ng mga requirements na naisubmit nyo, pwedeng ma-approvehan nga within one day lang. Pero minsan kasi inaabot yan ng 2 days, 3 days hanggang 5 days kapag may mga kulang tayo sa requirements na submit, may mga kulang na infos na nilagay nyo sa application form at medyo mahirap po kayong tawagan. At minsan kapag tinatawagan din yung employer nyo for employment verification, eh medyo mahirap matawagan or hindi rin po sila nagre-respond pati sa email for employment verification nga. Yun po yung mga isa sa reason kung bakit tumatagal nga ang ating loan application. Pero kapag nakipag-cooperate ka, nung tinawagan ka para sa CI nga, nung tumawag sa employer mo, sumagutin sila agad-agad, ay possible po talaga na within 1 days or 2 days, magkakaroon na po ng status ang inyong loan application. So dito nga mga beses, merong interest na nagre-range ng 1.39 hanggang 1.79%, ideal for financial emergencies, funding hobbies. Yung eligibility criteria nito, pwede nang umutang yung 23 hanggang 65 years old upon loan maturity with a minimum gross monthly income 15,000 for bankers at 20,000 for non-bankers. Ibig sabihin, yung bankers na sinasabi dito ay yung mga empleyado ng mga bangko. Pwede silang makautang kahit 15,000 lang ang kanilang sahod. Pero pag non-bankers kasi, 20,000 yung sahod na pwedeng makautang dito. Must have at least 6 months work tenure with current employer or a total of 2 years working experience on a regular permanent status with office and homeland line and or mobile number at dapat po Filipino citizen. Ito naman yung mga requirements na kailangan natin i-submit sa CTBC kung gusto niyong umutang dito or salary stretch loan. Completely filled out application form, pwede niyong i-request sa agent kung may kakilala nga kayo. Pero kung mag-direct kayo sa branch, pwede kayong manghingi nga dito sa form nila at sagutan nyo na lang. At i-attach na lang din natin yung photocopy of ID issued by the employer or company ID, yung latest ITR BIR Form 2316, pero optional po ito mga beses. Bali, ang submit lang talaga natin ay yung application form, yung company ID, 1 month latest payslip, yung proof of billing. Ang halimbawa ng proof of billing ay water bill, electric bill, or yung internet bill. At photocopy of 1 valid government issued ID. At usually po ang tinatanggap kapag valid government issued ID or primary ID ay yung SSS ID, UMID ID, passport, driver's license, yung national ID ay valid na rin ngayon, PRC ID pwede rin. Okay, so yun lang yung mga kailangan nating tandaan dito sa CTBC Bank. At number 2 mga beses, yung Security Bank. Dito naman mga beses, sa Security Bank, pwede tayong
makautang hanggang 2 million, may 36 months loan terms, approval within 5 business days. Pero may tendency naman na mas mabilis yung pag-process nga nito ng ating loan application. Once na kompleto naman talaga lahat ng mga requirements natin, at nasagutan nyo din talaga lahat yung application form, at mabilis kayong matawagan for CI, at pati yung employer nyo ay mabilis din matawagan yung HR for employment verification. Criteria to be eligible for Security Bank personal loan. Kapag employed po, kailangan regular and permanent with current employer and with total employment of at least 1 year. For call center naman, the minimum employment tenure is 3 years. And minimum gross monthly income of 15,000 for Metro Manila at 12,000 outside Metro Manila. Kailan kasi dito mga beses sa sahod, hindi ibig sabihin na 12,000 or 15,000 yung minimum gross monthly salary or minimum gross monthly income ay pwede na tayong umutang or makautang. Nakadepende pa rin kasi yon. Kasi halimbawa 15,000 yung sahod mo or 12,000 pero nagre-renta ka, meron ka pang dependent, namamasahe ka pa araw-araw. At kapag sa tingin ni bangko na hindi kasya yung sahod mo para mabayaran yung possible na magiging monthly amortization mo, eh talagang hindi nila i-approve nga ang ating loan application. Subject for bank policy and approval pa rin. Sa mga self-employed naman, with at least 2 continuous year of profitable operations in the same line of business, at may minimum gross monthly income din na 30,000 for Metro Manila or 25,000 outside Metro Manila. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin na 30,000 yung gross monthly income or 25,000 eh talagang maaprubahan ng ating loan application, kasi nga subject for bank policy and approval pa rin yan. Marami kasi silang kinoconsider, or yung mga bangko maraming kinoconsider at napaka-advance po mag-isip bago pa nila i-approve ang ating loan application. Ito naman yung mga requirements na kailangan nating i-submit para sa mga empleyado, yung photocopy of company ID, photocopy of one valid government ID with 3 specimen signature, 1 month payslip, latest BIR form 2316, or latest certificate of employment. Pamili na lang din kayo dito. It's either ITR 2316 or latest certificate of employment. Napakadali lang i-provide ito ha, kasi di ba company ID, isang valid government ID, payslip at certificate of employment or COE, kung wala namang COE yung ITR 2316. At para naman sa mga self-employed, kailangan nyo lang makapag-submit ng 2 valid government issued ID, ITR with BIR stamp, latest 2 years audited financial statement, yung SEC registrations or DTI, business permit, mayor's permit, yung latest 6 months bank statement, list of suppliers and customers with contact details, then yung latest GIS for corporation, at kung meron tayong credit card, i-submit na lang din natin yung latest 2-month statement of account. Interest rate din nito ay napakababa. Number 3 mga beses na pwede nating mautangan ay yung East West Bank. Okay, so kay East West Bank mga beses, nag-offer ito ng loan terms na 12 months, 18 months, 24 hanggang 36 months din, hanggang 2 million yung pwede nating mautang dito. Low monthly income requirements of 20,000 lang. Walang collateral at wala ding co-make. At same lang din naman kay Security Bank at CTBC Bank, wala ding collateral at walang homemaker. Ito yung eligibility criteria for a loan or kapag gusto nyo ngang umutang sa East West Bank. Dapat po Filipino citizen, must be regular or permanent with current employer for at least 6 months. If less than 6 months, should have total employment tenure of at least 1 year or self-employed with business operation for at least 1 year. Must be at least 21 years old and not more than 65 years old upon loan maturity. At kapag self-employed naman, dapat may existing credit card at least 1 year. At kapag government employee naman, must have existing credit card from any bank. Ito yung kagandahan sa East West Bank mga beshies, kasi pwedeng umutang yung mga government employee. Doon sa ibang bangko kasi kapag government employee, medyo tagilid or medyo mababa yung approval rate, kasi ang iniisip ng ibang mga bangko ay kapag government employees, napakarami din naman yung institution ng gobyerno na nagpapautang sa kanila. Kaya mas priority nila yung mga private employees. Pero dito nga kay East West Bank, ang ganda nito kasi pwedeng makautang nga yung mga government employees. Kapag employed naman, okay lang na walang existing credit card, di ba? So, ang ganda din nito mga beses kasi with or without credit card, basta employed ka, pwedeng-pwede ka pa rin makautang dito sa East West Bank. Para naman sa sahod mga beses, ha, gross monthly income must be at least 25,000 within Metro Manila and 20,000 for provincial areas. Kapag self-employed naman, yung gross monthly income ay 50,000 pesos or at least
50,000 pesos. Ito yung mga requirements na kailangan nyo i-submit once na gusto nga natin umutang sa East West Bank. Completely filled out and signed East West Bank personal loan. Photocopy of one valid government ID at yung BIR form or ITR 2316. Yung photocopy of latest 1 month payslip. Valid credit card reference or latest statement of account of the existing credit card at yung original copy of Certificate of Employment or COE. At pati naman sa mga self-employed, kailangan nyo lang i-submit yung application form na naman, valid government ID, ITR or latest ITR and audited financial statement, yung latest statement of account of the credit card or of the existing credit card, yung business permit natin, DTI or SEC, and syempre yung mayor's permit. At nagre-range po yung interest nito ng 1.89% per month. At number 4 nga mga beshies, yung Welcome Bank. Yung eligibility requirements, dapat po Filipino citizen, at least 21 hanggang 65 years of age, at employed for at least 1 year with a minimum gross monthly income or 20,000 monthly salary income, an active credit card holder for 1 year with a minimum credit limit of 20,000 pesos. Yung requirements naman mga beshies, 2 valid government IDs, 2 months recent payslip, yung COE with position or dapat nakalagay po sa COE, yung position, tenure, and annual income. Kailangan din po meron tayong may submit na latest ITR, yung 2 months credit card statement at yung utility bill under your residential address. Additional documents may be required during credit evaluation. At meron po itong payment terms na 1 year hanggang 3 years at interest rate din naman po ay mababa. Kasi po, estimated monthly interest rate is 1.60% per month. Number 5 na mga beshies na pwede natin i-consider na utangan na itong CIMB Bank. So dito naman pwede tayong makautang ng 30,000 hanggang 1 million. Unsecured personal loan din po ito. Kapag sinasabi natin unsecured, wala din collateral, walang co-maker. May loan tenure ito na 12 months, so in 4, 36, 48, hanggang 60 months. So, mas mahaba po yung ino-offer ng CIMB Bank na loan terms. May monthly add-on rates ranging from 1.12% to 1.95% corresponding to annual contractual rates of 24%, 30%, or 36%. Income requirements of only 15,000 pesos. So, akalain mo, hindi rin ganun kataas itong income requirements niya kasi 15,000 pesos, pwede na tayong sumubok nga na umutang dito. Ito naman yung criteria para maging eligible tayo na makautang sa CIMB personal loan. Individuals only, applicant must be at least 21 years old at most, must be no older than 65 upon loan maturity. Yung applicant must be a Philippine citizen and a non-US person. Applicant must have Philippine mailing address and active Philippine mobile number. Must have a minimum gross monthly income nga na 15,000. Applicant, if employed, must be tenured for at least 6 months or 1 year of continuous employment unless employed in the top 15 corporations. Applicant, if self-employed, must be operating for at least 1 year. So, pagdating sa eligibility criteria, self-employed, 1 year lang na nag-operate ng business, pwede na tayong makautang dito. Sa ibang bangko kasi, dapat 2 years, 3 years, 5 years na nag-operate yung business natin bago tayo makautang. Kailangan din natin makapag-submit ng isang valid government ID nga, pwede yung driver's license, passport, professional regulation commission, or PRC ID, SSS ID, UMID ID, postal, or voter's ID card. Yung interest rate nga nito ranging from 1.12% to 1.95%. At ayun mga beshies, yung top 5 na pwede natin i-consider na utangan kapag kailangan nga natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Kaya kung gusto mong umutang sa bangko dahil nga legit ang mga ito, ay pwede mo i-consider itong 5 bangko na ito kasi napakabilis yung pag-process nila ng ating loan application. Hindi rin ganun kataas yung eligibility criteria and qualifications. Mabilis din yung pag-process nila ng ating loan application. At pagdating sa requirements, hindi rin naman ganun kadami. Kahit wala din tayong existing credit card, lalong-lalo kapag employed ka, ay pwede kang makautang sa ibang mga bangko na nabanggit ko. Okay? So, yun lang mga beshies. Sana may nakuha kayo na idea. And by the way pala, kung gusto nyong umutang, may mga agency sila. So, kung may kakilala kayo, pwede nyong isubmit yung requirements nyo sa kanila at i-process nila ang inyong loan application. Pero kung wala naman, pwede nyong i-search sa Google yung mga address ng mga bangko na ito na pinakamalapit sa area mo. Pwede kang pumunta at magtanong regarding nga sa klaseng loan na in-offer nila at kumuha ka na rin ng application form, diba?
And i-kompleto mo na lang yung requirements sa submit mo sa kanila. Okay? So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you and see you on my next video. Bye-bye!